Noong December 2019 ay pansamantalang nagpaalam si Ann Curtis sa mga kasamahan niya sa noontime variety show na It's Showtime. Lumipad ang aktres patungong Melbourne, Australia upang doon isilang ang panganay na anak nila ng mister na si Erwan Yusuf. Ating kamustahin ang nangyari sa buhay ni Ann matapos niyang pansamantalang iwan ang showbiz at ano ang kanyang mga bonggang pasabog sa kanyang pagbabalik. The Philippine Showbiz List presents Kamusta na ang showbiz career ni Ann Curtis? Dahlia. Noong March 6, 2020 ay masayang ibinahagi ni Ann sa kanyang Instagram ang balitang ganap na siyang ina sa kanyang baby girl na pinangalanan nilang mag-asawa na Dahlia Amelie Yusuf. Noong March 2020, ipinanganak si Dahlia ngunit hindi agad nila ito isinapubliko. Sa larawang kanyang pinost, hindi pinakita ni Ann ang mukha ng baby. Nagpasilip lang ito sa cute at maliit na kamay ng baby na kakapit sa daliri ni Ann. Ilang araw matapos manganak ay nakikita ng pinapasyal ni Ann at Erwan at nilalasap ang pagiging first time parent nilang pareho. Ann's first live appearance. Muling napanood si Ann ng Madlang People noong March 26, 2020 episode ng It's Showtime. Ito ang unang live appearance ng aktres mula ng manganak. Masaya na nagkwentuhan at nagkulitan ang Showtime host. Dahil sa na-miss nila ang presensya ni Ann, ay nag-request ang mga co-host niya na batiin ang mga manonood sa kanyang signature greeting at ginawa naman ito ni Ann pero hindi kayang sumigaw sapagkat natutulog raw si Dahlia. Makalipas ang isang buwan mula ng manganak, ay sinapubliko na ni Ann ang mukha ni Dahlia noong April 3, 2020 na talaga namang kinagigilan ng netizens at maging mga celebrities. Family first. Sa isang online interview noong September 2020, ipinaliwanag ni Ann kung bakit nagdesisyon sila ng asawang huwag munang bumalik sa Pilipinas matapos niyang manganak. Dito sinabi niya na isa ang pandemya sa humaharang sa kanilang pagbabalik bansa. Kung sarili lang daw ni Ann ang kanyang iisipin, ay kayang-kaya niya biyumyahe pabalik ng bansa anumang oras. Pero iniisip niya ang kapakanan ng kanyang anak. Si Dahlia ang kanyang prioridad higit sa lahat. Dagdag pa niya na pagkakataon naman daw ito para pamilya muna ang kanyang pagtuunan ng pansin. Ann helps stranger in needs. Kahit nasa ibang bansa, patuloy ang pagtulong ni Ann sa mga kapuspalad at nangangailangan. Hindi lingid sa kaalaman ng iilan ang ginawang pagtulong ni Ann sa magkapatid na sila Raymark at Ronald bagamat hindi naman niya lubusang kilala. Nakita ng mga tagahanga ng aktres ang Facebook post ni Ronald na humihingi ng tulong para sa operasyon ng kanyang kapatid kapalit ng charcoal paint na gagawin niya. Napag-alamang masugid itong tagahanga ni Ann. Nakarating ang panawagang ito kay Ann at agad na nagpadala ng tulong. Bilang pasasalamat sa nagawang tulong ay gumawa si Ronald ng charcoal portrait ng aktres at hindi nabaliwala ang tweet ni Ronald dahil nakatanggap agad siya ng sagot. Back in PH, hindi kaagad nakabalik sa Pilipinas at matagal na natili sa Australia si Ann at ang pamilya nito dahil inabutan sila ng pandemya. Ngunit noong February 10, 2021 ay nagbalik bansa ang aktres kasama ang mister at ang kanilang anak na si Dahlia. Anim na araw din na quarantine si Ann sa kanilang tinutuluyang hotel dito sa Pilipinas. May mga usap-usapan ang pagbabalik bansa ni Ann ay hudyat ng muling pagharap nito sa mga manonood ng It's Showtime. Fundraiser. Mula pa noong 2015 ay UNICEF Goodwill Ambassador na si Ann. Kaya noong February 2021, bago ang pagdiriwang ng first birthday ni Dahlia, naglunsad si Ann at Erwan ng fundraising para sa mga sanggol at batang lubos na nangangailangan upang mabigyan ng sapat na alaga at nutrisyon. Imbis na regalo para kay Dahlia ang ibigay, ay hinimok ni Ann ang mga ito na i-donate sa fundraiser nila sa UNICEF upang makatulong. Alam daw ni Ann ang hirap ng buhay, lalo na sa mga batang kailangan ng kalinga at medical na atensyon. Dahlia's first birthday. Noong March 2, 2021 ay masaya pinagdiwang ni Ann ang unang taong kaarawan ni Dahlia. Sa kanyang Instagram post, nagbahagi ng cute moments sa mga larawan ni Dahlia na kuha sa okasyon si Ann. Sa kanyang mensahe, nagpahayag si Ann sa anak ng labis na pagmamahal sa pagdating ni Dahlia sa kanyang buhay. Outdoor floral arrangement ang tema ng birthday ni Dahlia. Ann moving to GMA. Kalma lang! Noong July 1, 2021, pumutok naman ang balitang paglilipat estasyon ni Ann. Kasunod ito sa kakatapos na contract signing ni Bea Alonzo sa GMA 7. Kumalat sa social media ang Zoom meeting kung saan kasama ni Ann ang GMA executives na sina Jose Marie Joey Abacan at Annette Gozon Valdez at ang talent agency ng aktres na Viva. Isang netizen ang nagtag at nagtanong kay Ann tungkol dito kung GMA Films lang ba ang kanyang gagawin o lilipat na siyang tuluyan. Agad na nag-reply si Ann at nilinaw na wala pang kasiguraduhan
ang pelikulang gagawin niya. Kailangan niya daw muna makita at mabasa ang script. Sinabi rin niya kung sakaling matuloy, hindi ito ang kanyang magiging unang pelikula sa GMA bilang kapamilya. Pahabol pa niya sa mga tagahanga na kumalma lang dahil babalik pa daw siya sa Showtime. Gandemic Concert with Anne. Ang guesting ni Anne ang isa sa mga highlights ng Gandemic Digital Concert ni Vice noong July 17, 2021 dahil noon lamang muling napanood na nag-perform ang TV host actress mula nang isilang nito ang anak na si Dahlia. Nagkaiyakan sina Vice at Anne sa kanilang unang pagkikita simula noong nag-maternity leave ito, ni hindi sila nagkaroon ng rehearsal para sa production number nila. Hindi pumayag si Vice na magkaroon pa sila ni Anne ng rehearsal dahil alam niyang hindi lumalabas ng bahay ang kanyang kaibigan para sa kapakanan ng baby nitong si Dahlia. Pinagbigyan naman ni Anne ang request ni Vice na kantahin niya ang I Will Always Love You, ang birit song ni Whitney Houston na pinilit niyang mabigyan ng hustisya para katatawanan ang resulta. Nang tanungin siya ni Vice tungkol sa bagong kabanata na kanyang buhay bilang isang ina, sagot ni Anne, "Honestly, it's the best thing in the world. It's the best thing that ever happened to me. Bringing life into this world and having my own, hindi nga mini-me, mini-Erwan." From It Girl to It Mom. Kilala si Anne bilang isa sa miyembro ng It Girl na kinabibilangan ng mga kaibigan niyang sina Isabel Daza at Solen Yusef. Sa isang larawan na pinost ni Isabel sa Instagram noong January 12, 2022, pinakita nito ang kuha nilang magkakaibigan sa isang park kung saan kasama nila ang kanilang mga anak. Nag-post rin ito ng throwback photo ng kanilang mga party days na magkakasama. Tapos na raw sila sa panahong puro party sa mga kaibigan sapagkat may bago na silang kadate at yun ay ang mga anak nila. Friends Reunion. Hindi pa man nakakabalik showbiz ay masaya si Anne na natupad ang reunion nila magkakaibigan noong February 27, 2022 na ginanap sa bahay ni Angel Luxin. Kasama rin sa dumalo sila Angelica Panganiban, Bea Alonzo at Dimples Romana. Sa hiwalay ng Instagram post ni Anne, ikinatuwa niyang sa wakas ay napakilala niya ang anak na si Dahlia sa mga kaibigan. Sana raw ay masundan agad ang kanilang bonding session. Documentary Concert. Naglabas ng teaser video na kanyang pagbabalik si Anne ng ipagdiwang ng aktres ang 37th birthday niya noong February 17, 2022. "This is for everyone I love," caption ni Anne sa teaser video at ikinasabik na kanyang loyal fans na matagal na naghihintay sa pagbabalik niya sa entertainment industry. At noong February 27, 2022, kinumpirma ni Anne na mapapanood sa Viva Max Plus sa April 30, 2020 ang Love Anne, ang kanyang special documentary concert na mapapakita sa mga pinagkakaabalahan niya sa dalawang taong hindi siya nasilayan ng publiko sa pelikula at telebisyon. Bago maganap ang streaming ng documentary concert ni Anne sa April 30, magkakaroon muna siya ng virtual meet and greet sa lahat ng mga bibili ng VIP tickets para sa kanyang comeback show. It's Showtime Reunion. Sa Instagram post ng It's Showtime host na si Teddy Corpus noong umaga ng March 25, 2022, ibinahagi niya ang larawan na naganap na dinner reunion kasama mga kasamahan niya sa Showtime sina Kareel, Kim Chu, Jogues, Amy, Ryan, Jackie at Ayon. Hindi naman nakasama sa okasyon si Ogie Alcacid, ngunit agaw pansin sa mga netizen ang presensya ni Anne. Caption ni Teddy, "Sarap ng family dinner and great seeing you, Annie." Kasama rin sa naturang larawan ang mga bosses ng It's Showtime na pinamumunuan ng ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast na si Cory Vidanes. Binahagi rin ni Anne ang larawang ito sa kanyang Instagram stories na may nakasulat na "Missed my Showtime fam." Live Concert. Live na mapanood ang Love Anne, ang comeback ni Anne Curtis sa concert scene. Hudyat din ito na kanyang pagbabalik sa showbiz mula na magpahinga siya noong 2019. Ang original plan para sa Love Anne ay itatanghal ito sa Viva Max Plus sa April 30, 2022 sa pamamagitan ng streaming. Pero nagkaroon ng malaking pagbabago dahil matapos ang matagal na pagmumuni-muni, pinili ni Anne na gawin ang isang live concert. Magaganap ito sa Newport Performing Arts Theater ng Resorts World Manila sa June 11, 2022. Ang bisperas ng pagunita sa ika-124 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Inaabangan na ng marami ang pagiging aktibo niya muli sa showbiz dahil matagal lang nangungulila sa kanya ang mga tagahanga niya. Bukod sa Love Anne, may isang malaking proyekto na gagawin si Anne ang muling susubok sa kanyang stamina at kakayahan bilang mahusay na aktres. Anne on Idol PH. Naging usap-usapan naman ngayon ang kumakalat na video ni Anne sa social media kung saan makikitang umaawit ito. Naging palaisipan silang netizen kung si Anne ba ang isa sa magiging hurado ng season 2 ng talent search na Idol Philippines. May mga lumalabas din na balita na baka si Anne ang magiging host ng naturang show. Kabilang sa mga napapabalitang judges ng show ay sina Vice Ganda, Regine Velasquez, Rico Blanco at Daniel Padilla. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kompirmasyon ukol dito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba.
At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!